So, magandang gabi mga ka-Airguns. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Dumating na rin na yung compact assassin natin. Natapos na rin. So, ito yung latest. Mamaya, sasabihin ko rin yung ano, yung specs, yung price, at kung papaano siya gamitin. Bukasan natin to. Pinabalot talaga namin ito ng bubble wrap pag natatapos kasi iwas gas-gas. O pag na-receive nyo rin naman yung mga unit na ganito, naka-bubble wrap naman to. Dami malo to. Yan na, nakikita nyo pa lang. Compact na. Liit. Bubuksan pa natin. Secure, secure. Oh, bagong unit po ito. Bagong specs sa mga request din ng mga customer natin, dapat daw i-upgrade, upgrade. So hindi kami tumigil sa pag-upgrade. Sa next video natin, yung kung paano gamitin yung ambidextrous niya. Ambidextrous po sa mga hindi nakakaalam, pwede po yung gamitin ng ano, mga left-handed or right-handed ka man, o pwede po siya. So hindi na kayong mangangamba na paano ako sisipat, sir, kaliwete naman ako. Ito, in-upgrade na namin itong mga unit na to, at saka mas pinakompak pa namin. So, ibig sabihin, pinaiksi namin ito, yung kasya lang sa bag. Mas mabilis itago. So, ito yung itsura niya. Yan. Yan. Yan yung itsura niya. Folded butt. So, simulan na natin. Siyempre, unang-una sa bat. Bat stock niya is adjustable. Adjustable bat stock. O, maganda rin naman ang mga design niya. Yan. Pangalawa, folded bat. Yan. Folded. So, pag nahabaan pa kayo nito, ewan ko na lang. Folded bat. Pagbalik din ng folded bat, turo ko na rin. Dito lang yung i-grip dito. Ayan, babalik na yan. Tapos, yung tuning system niya, yung sa hammer. Dito yon. Kung medyo malakas pumitik sa spraying, dito kami nag-tuning ito to. Itong palawagan nyo lang to or pahigpitan. Yan yung tuning system niya para lumakas yung palo ng spring dito. Then side lever cock. Itong side lever cock niya, itong side lever nalilipat dito sa kabila. So kahit ito, nalilipat din dito sa kabila. Yan. So, pwede siyang right-handed, pwede siyang left-handed. Yan, next video natin yan kung paano ilipat to dito sa kabila. Yung side lever cock niya.
Ayan, nakalagay ambidextrous. So, itong unit din na to, nagiging wood stock, nagiging GRBN din to. So, receiver, sa receiver, Picatinny, ganun pa rin, 20mm Picatinny, rail mount, dito. Yung trigger niya, safety. Ayan. Basic. Unsafe yan. Tapos, yung barrel. Yung barrel natin is 21 inches. 21 inches, 12 grooves, steel barrel. O, hindi kayo mangangamba dyan na mabaluktot kasi matigas po yan. Ang OD ng barrel natin is 14mm. Itong black na to, nakikita nyo itong black na to, sleeve po dito. Yan. Tapos, meron yung barrel natin na tread. Ready to input silencer na po yan. May tread. Siyempre, may cap din. Kapag hindi nyo lalagyan ng silencer, so, di balik nyo itong cap. Yan yung barrel. Accuracy ng barrel natin is 150 meters. Ang maximum impact po nito is 200 meters. Yan yung ability ng barrel natin. So, huwag kayo mag-alala, tested na namin and proven namin yung barrel na yan. Ang kasang pellet po dito is Astro, pinakamainam, JSB. Pwede rin sa slug. Pwede po sa slug, 217 or 218. Nagsisimula yung slug na ginagamit namin dito, 25 to 30. Kaya niya itakbo yan, kahit 100 meters yung slug na yan. So, may kasama rin itong pellet tray, single shot pellet tray. So, yung kaya tinawag na pellet tray lang yan, ito. Magkaiba kasi yung single shot magazine tsaka single shot na pellet tray. Ito, pellet tray. So, libre na yan. Nandiyan na yan. Kasama na sa unit na yan. Oh, ang ganda. Sa balik tayo sa receiver. Ayan yung receiver natin. May under rail mount na. Ayan. Ito, handguard. Kasama na to. Yung handguard niya. So, kung alam yung nakita nyo rito, yun na yan. Kasama ng handguard. Kung maglalagay kayo ng bipod, atras nyo lang to. Dito kayo maglalagay ng bipod. Dito. Atras nyo lang yan, tapos lagay ng bipod dito. O yan. Ganda ng konya. Pagkakagawa nito. Ganda ng design. Then, sa receiver pa rin, meron tayong gauge sa receiver. Ito yung natin input. Input natin is output pala, sorry. Output natin is 1,800 PSI. Ito yung plenum natin. May power plenum na tayo. So, dati, adapter lang to. Ngayon, plenum na. Nalagyan ko lang ng plenum yan hanggang dito. So, kasama yan dito hanggang sa tapat ng gauge. So, yung trabaho ng plenum is ipunin niya muna yung hangin dito bago niya i-out papunta rito. So, mas lumalakas yung persa, mas malayo yung tinatakbo. Siyempre, yung regulator meron 1,800 output PSI yung regulator niya. Yung gauge, importante po regulator. Mga Airguns, kasi dyan tayo nagbabase ng accuracy. Siya yung tumatantya ng hangin or minimize yung hangin na tumatakbo papunta rito. Kasi pag sumobra ka sa hangin, halimbawa 2.5 yung tumatakbo ng hangin galing ng tangke, ng regulator,
yung accuracy po niyan naapektuhan. So mas maganda may regulator sa yung naga minimize ng hangin para parehas yung takbo ng hangin. So pag pinatneran mo pa yan ng plenum, eh, siya naman yung nag-iipon. Kumbaga, yung galing dito ha, sa hangin sa tangke, napupunta rito sa regulator, minimize niya o minamaximize niya yung ano, yung hangin 1/8 lang. Iipunin naman niya ngayon dito sa ano plenum, power plenum. So pag naipon niya yan diyan, saka pag kalabit ng gatilyo, ayan lalabas yan sa barrel. Kung diyan yung makikita yung power and accuracy. So perfect na yan, wala na tayong dapat intindihin diyan. Yung tanke niya 3000 psi, o lahat po yan may mga tatak o may mga engraved na Garubin airguns. 3000 psi ang kaya po niyang shot is 60 shots. O kayo maniwala sa mga nag ano, nagba-vlog na 100 plus shots, hindi po yan. Ang 3000 psi ng tanke natin na available galing man ng Indonesia, no, 60 shots lang above. Hanggang 70 yan, pero 100 wala na po. Depende na lang kung naka-carbon fiber. Carbon fiber kasi is 4,500 psi. So pag 3,000 psi lang, hanggang 60 shots lang yan. Pero yung 60 shots na yan, marami ka ng, marami ka ng ma-hunting doon sa 60 shots na yan. Unless na lang kung nagsisirod ka. Pag nagsisirod ka kasi matakaw sa hangin, matakaw sa bala. So, ito, 60 shots. Kahit i-test pa natin, kahit kumuha pa kayo ng ibang airguns, bilangin nyo kung ilang putok yung 3,000 PSI. Mag 100 plus lang yan pag carbon fiber. So ito kasi aluminum. So okay na yung 60 shots para sa akin. Kung ako tatanong ngayon, okay na yung 60 shots. 40 shots nga, okay na sa akin. Yung 60 shots pa kaya. Napakarami na pong bala yan. Unless na lang, kung hindi mo may tama yung 60 shots. So, ewan ko na lang. Tapos, syempre, may serial number tong receiver natin. dito nyo yung makikita. Dito. So, ito is GRBN 00104. So, pang 104 na po ito na-release namin. Na Compact Assassin. Yung iba na-dispose namin. So, yung bagong unit. Bagong unit, pero 104 na. Ganon kagaling. Ganon kagaling ang Garubin. So, bago lang kami sa industriya ng airguns. Almost 3 years pa lang. Ganyan na karami po yung na-release namin unit. Nagbe-base naman po. Makikita nyo naman po yan sa serial number ng airguns namin. Then, by the way, ito, kailangan yan. Yung serial number just in case na i-re-register nyo yan sa, para pagkumuha ng guns, airgun certificate. So, kailangan yan, serial number. Tapos, itong barrel guard. Itong barrel guard natin, meron na rin nakakabit dito. Meron na yan. So, ito kasi itong barrel guard, for safety reason to eh. Just in case mauntog itong barrel mo, hindi siya kaagad-agad maglulus dito. So, importante rin naman yung barrel guard, lalo na pag nag-hunting kayo. Kaya, kailangan nyo yan. Kasi, ito kasi pinasadya namin, nilalagyan, pinabutasan talaga namin to. Dito, itong barrel guard, nilalagyan namin ng sling. And, tsaka, dito yan, sa bat. May sling dito, magkarugtong yan. Para pag-hunting, nakatali lang. So, safe pa rin. Mas okay pag may bipod, kasi para pag pinatong nyo, hindi siya nagagasgas. Itong gamit ko kasi tripod. Nilagyan ko lang ng rubber. Tapos, may magazine to. Yung magazine niya is 12 rounds. So, optional yon. Magkaiba sa price ng unit. Ito kasi, ang price nito, sa ganitong price, 37,000. Itong compact assassin natin. So, marami ng in-upgrade namin dito. Tulad yan. Yan yung compact assassin. Itong plenum, pinalakayan namin yan.
Ang FPS na tinatakbo nito is nasa nagsisimula ng 870 to 950. Yun na yung pinaka the best sa isang airgun na wind regulator. Kasi yung iba diyan, iba sasabi, sir, kailangan ko ng 1,100 FPS or 1,200 FPS. Papalo yan kung ang regulator mo nagdidepende po sa output ng regulator mo. So, ang regulator mo, kung 2,200 PSI yung output mo, malamang aabot yan ng 1,100 FPS yung impact ng bala. So, kasi sa atin, pellet lang yung gamit natin, hindi natin kailangan yung malakas. Ang effect niyan, pag masyadong malakas yung output ng regulator mo, malakas yung buga ng hangin dito sa barrel, ang nagiging effect niya, nagwiwiggle yung pellet. So, magaan yung pellet, masyadong magaan, yung accuracy na apektuhan. Nagwiwiggle yan. Minsan, nagtatumbling yung pellet. So, hindi siya advisable. Pag accurate yung competition, hindi siya advisable pag masyadong masyadong mataas yung output ng regulator. Ang advisable lang na output ng regulator pagka competition, 1.4 hanggang 1.8. Yan. Sa hunting naman, nagsisimula yan ng 1.6 to 1.8. O, okay na yon sa hunting. Nandun yung accuracy and power sa 1.6 to 1.8. So, sa atin, ginawa na natin yung maximum na 1.8. Pero yung iba, alam nyo naman ang Pilipino, matigas ang ulo. Ginagawang 2,200. Pero hindi nila alam yung effect nun. Pag masyadong malakas yung power, masyadong magaan naman yung bala, magwiwiggle yung pellet. So, yun yung epekto nyan. So, mas maganda accuracy and power, pantay lang, level lang. Hindi siya walang susobra. So, sa susunod na video naman, ipapaliwanag ko kung bakit ambidextrous to. Ito, nalilipat, gagawin natin dito sa kaliwa. Tapos, ito kasi nagiging woodstock ito. Nagiging GRBN. So, sa susunod na video, yun yung pag-usapan natin. Ito, simula, kailan ba kami nagsimula ng custom delivery? Hindi ko na matandaan. Ito, mabibili nyo sa Garubin Airguns page. Garubin Airguns Philippines and Garubin Airguns Indonesia. Iisa lang po yan. Sa amin din po yan. Ang Garubin Airguns, akala nila Indonesia po yan. Hindi po. Garubin Airguns po is Philippines po talaga. Ang original. Original po, Garubin. Pangalan po yan ng aking anak at asawa, Gabriel and Ruby. So, pinagsama ko. Pangalan po talaga nila yan. So, ang original natin is Philippines. Yan po talaga yung original na may-ari ng Garubin Airguns. So, hanggang dito na lang. At sa susunod na video, yung accuracy, papakita namin. Pero na-test na namin to, wala na kayo po problemahin. Yung accuracy, yung power, okay na. Sa susunod na video, kailangan lang natin na videohan para meron tayong katibayan. And marami na rin itong nakabili ng mga unit na ganito. Mas okay na sa kanila nyo maitanong kung okay ba yung unit kaysa doon sa nagbebenta. Mas okay sa kanila. Nandyan yung mga post, mga na-hunting nila, mga wild duck, baboy damo, unggoy. So, hindi lang kasi pwedeng i-post yun sa Facebook. So, mababantayo, ma-restricted. Nandyan na yung mga katibayan nila. Sa feedback, last na feedback namin sa customer namin, kumuha siya ng isa, then kumuha ng lima. 5 pieces yung kinuha niya last kasi ibebenta din daw niya. Kasi nagamit niya na and okay daw yung accuracy, okay yung power, tsaka low maintenance. Maganda. Maganda tong latest na to. Ito yung latest natin ngayon na tactical. Mas pinakompact
mas pinalakas and mas accuracy. So hanggang dito na lang. Ito ang Garubin Airguns Philippines. Mabuhay!